We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in North Central Luzon, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Masanto siya kabuasan na imbaga bigat. Maya paabak mga kapuso. Good morning, North Central Luzon. Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ang umaga ng may ngiti at puno ng pag-asa. Kami ang katropa niyong makakakwentuhan tuwing umaga. Pag-usapan natin at himayin ang mga mahahalagang lokal na balita. Mga kapuso, lumipad tayo patungong Connecticut, USA at kilalanin ang Pangasinensing nurse na si Roxanne Sikat na nakatanggap ng Daisy Award for Extraordinary Nurses. Makikibiritan naman tayo sa 12-year-old singer na si Princess Shane Martin kasama ang kanyang daddy na si Richard Martin. At sa Best Talk, makakakwentuhan natin ang former basketball varsity player at ngayon kapuso artist na si Kim Son Tan. Mga kapuso, matatagpuan sa Palayan City, Nueva Ecija ang Aulo Lake. Alam niyo ba ang Aulo Lake ay isang artificial na lawa na nagmula sa Aulo Dam? Ang Aulo Dam ay ilang kilometro ang layo mula sa sentro ng Palayan City. Dahil sa maayos na kondisyon ng kalsada papunta rito, pinapasyalan ito ng iba't ibang local tourist upang magbike at magpicture. Matatagpuan din sa Aulo Dam ang dalawang species ng snakehead fish na dalag o Channa estriata at tuman o Channa micropeltes. Kinilalang sakripisyo at dedikasyon ng Pangasinensing nurse na si Roxanne Sikat sa Connecticut, USA, nakapagtapos ng bilang cum laude sa kursong Bachelor of Science in Nursing sa Estados Unidos si Roxanne. Sino ang kanyang inspirasyon upang magpatuloy sa sinumpaang tungkulin sa kabila ng pandemya? Mga kapuso, patungo naman tayong USA ngayong umaga dahil makakasama natin ng isang Pangasinensin nurse na si Ms. Roxanne Sikat na tubong anda Pangasinan. Naimbaga bigat, Ms. Roxy, and welcome to Mornings with GMA Regional TV! Magandang umaga din po. Thanks for inviting me sa program nyo. Naku, maraming salamat din po sa pagpapa-unlock nyo sa amin ha. Kamusta po kayo at ano pong pinagkakabalahan nyo ngayong umaga? I'm okay. Actually, I work last night because I work night shift. So I spent my whole day natulog lang ako and then I woke up, kumaga ako sa amin, sa anda, and then that's it. Yan, relax. Maganda-gandang tulog bago pumasok sa trabaho. Pero, kailan pa po ba yung huling uwi nyo dito sa Pilipinas? At ilang taon na po kayo dyan? The last time na umuwi po ako is 2019. So, 2 years ago. And, 2019. And, gano'ng katagal na po kayo dyan, Miss Roxy? Oh, I came here 2009, so almost 12 years. For sure, miss na miss nyo na po dito, lalo ang pamilya ninyo. Ano po yung mga bagay na nais nyo ulit gawin kapag naka-uwi kayo dito sa Pinas? Siyempre, aside from my family po na sobrang miss na miss ko na. I'm from Anda, Pangasinan, so maraming mga nice beaches. At saka, namimiss ko yung mga sariwang pagkain, mga fresh seafoods. And just the yung laid back na lifestyle kasi dito po sa America very busy every day, work, trabaho lang. Yes po, ako nasubukan ko rin po maging OFW, walang muni-muni, wala ring relax time. Pero Miss Roxy ha, ito nga po. You graduated as cum laude and BS in nursing sa US. Wow! How
How do you feel? At ano po yung reaction ng mga magulang ninyo? Very happy. Kasi after all those sleepless nights, lahat ng mga paghihirap, finally nagbunga rin. And then, my family, sobrang saya nila for me kasi alam nila na ito talaga yung gusto ko. And they were there the whole time na nag-aaral ako. So, they're very happy. Yes po, and you were also President's List and Dean's List in Connecticut. Tama ba, Arden, di ba? Maaari niyo po bang ikuwento ang inyong successful story? Nag-umpisa po ako as a caregiver. So, nag-vocational course ako as a caregiver. And then, one of my instructors, sabi niya, Roxanne, I think you should go for nursing. So, I took his advice. Although, nung nasa Pilipinas ba ako, I really wanted to be a nurse. But then, I couldn't do it because financial problems and all that. It's expensive to go to nursing school in the Philippines. I took his advice, nag-nursing po ako, and then luckily, nakapasok po ako ng nursing program sa Goodwin University. So, I was very thankful. Wow! Napakagaling naman po! Naku ha, during those times, ano yung naging pagsubok na pinagdaanan nyo while studying? Struggles. Oh my God, sobrang dami. First of all, siyempre po, hindi English yung first language natin. So, I have to study harder. 5 times, 10 times harder for me to kind of, parang maintindihan ko yung context ng books, ganun. And then, I have to work 2 jobs at the same time habang nag-aaral. And then, of course, malayo sa pamilya. So, it's a lot. It's not easy. It wasn't an easy journey for me. No. But thankfully, I got through, so. Pero Ms. Roxy, dahil nga po sa dedikasyon ninyo sa inyong trabaho bilang nurse, you receive an award. Wow! Ano pong award ito? Oh, yeah. It was unexpected po yun. It's called Daisy Award it's an international recognition for all nurses around the world. It was actually because night shift po ako, so 7:30 in the morning. Dumating yung mga boss ko, and then I think he was the CEO ng hospital, so it was unexpected. It was very heartwarming, and it was flattering na people appreciate your work and people appreciate your compassion sa trabaho at sa mga pasyente mo. So yes po, Ms. Roxy. Lastly po, anong mensahe niyo sa lahat ng ating manonood this morning? I think for that girl, for that person that's watching this, I was na nangangarap. I think all I could say is keep dreaming. Don't give up. If you feel like giving up, just keep pushing through and you will get there. Kung ano man yung yung pangarap mo. And then sa lahat po ng mga nanonood, pandemic ngayon, so let's do our role para malampasan natin tong pandemic na to sa mas mabilis na panahon. And yun lang po. And stay healthy. Maraming salamat, Miss Roxy. Ingat po kayo diyan. God bless po. Thank you so much. Thank you, Miss Ara. Thank you. Tutok lang mga kapuso, magbabalik ang mornings with GMA Regional TV. Ito ang mornings with GMA Regional TV. Ito ang mornings with GMA Regional TV. For today's Biz Talk, we will be joined by a former varsity basketball player, and now he joined the long list of promising Kapuso talents. He is also a popular YouTuber that have a growing digital presence in YouTube.
let's get to know more about him dahil mga kapuso, please welcome the newest kapuso chinito hati, Kimson Tan! Masantosika masan, Kimson, and welcome to Mornings with GMA Regional TV! Santa siya kabuasan, mga taga North Central Luzon dyan. And thank you so much for having me today, Mornings with GMA TV. Yes, I love it! Kimson, what is your favorite way of spending your morning? For me, favorite way of spending my morning is to have a good coffee talaga. Yeah, good coffee, tapos phone, scroll the social media. Yun talaga usually yung morning routine ko. Let's talk about your childhood, Kimson. Can you tell us one memory that makes you happy? Siguro, pag nag-travel kami as a family nung bata ako, yun talaga siguro, sarap balik-balikan yung time na nag-travel kami as a family. Lalo na ngayon na bawal mag-travel, so yun talaga yung isang napaka nami-miss ko when it comes to kasama family ko mag-travel. Yes, and of course, interestingly, despite the fact that you're busy with your career in showbiz, you also devote your time to study in college. Paano mo na-balance yung pag-aaral and of course, working as an artist? Time management lang. Lalo na before, basketball player ako. So yun yung pinaka-natutunan ko talaga. Time management and discipline sa oras. Kasi it's important to really balance everything out. Pwede mo naman siya pagsabihin eh. It's just that you have to really balance it. And nasa sa'yo yun kung paano mo siya ibabalance yung mga ginagawa mo sa life. Ayan nga, dahil nabanggit mo ng dati kang basketball player as a former basketball varsity player in your university. What piece of advice would you give to all the varsity players who are competing for the Season 96 of National Collegiate Athletic Association? You know, for me, an advice lang is to give your best in every game that you play and isipin nyo na yun yung last game nyo para ibuhuso talaga lahat yung puso nyo sa laro and sa ginagawa nyo. And syempre, hindi naman kasi lahat ng tao nabibigyan ng opportunity para makapaglaro sa NCAA. So, kayo na andyan na, i-grab nyo na and ipakita nyo na yung best nyo in every game na lalaroin nyo. Sino namang kapuso star ang gusto mong makasama para sa isang TV project? Siguro kung kapuso star, any naman. Kasi for me, it will always be a privilege and honor to me to work with them. Kung sino man makakasama ko sa project, sobrang gagalingan ko. And for sure, marami ang matututunan sa kanila, lalo na ako baguhan. So for sure, may mga advice, experience sila na masashare sa akin na will help me in the long run, lalo na with GMA. Thank you very much, Kimson! Ano mga dapat naming abangan? Yes! Ano mga dapat naming abangan sa'yo at saan ka namin pwedeng i-follow? Please invite! Siyempre guys, don't forget to follow me on all my social media accounts. It's at Kimson Tan with double N. And siyempre, abangan nyo ang In Between Season 2. Ako po si Orion Don. And welcome na welcome po kayo mapanood ang aming Barkada Show ng In Between na Boom Harat. Ayun, supportahan nyo po kami this coming Season 2. Abangan nyo yun guys, sobrang ganda ng kwento talaga na Season 2 namin. Yes, and of course, Kimson, please invite everyone to watch Daily Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96 sa GTV at abangan ang mga sport competition ng NCAA. And guys, this is Kimson Tan and I'm inviting you guys to watch Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96 sa GTV and abangan natin yung competition sa pagitan ng mga players na nagre-represent ng respective schools nila. Yes! Have a great day, Kimson! Stay safe! Thank you so much, pa. Thank you so much for having me today. Mornings with GMA TV. Diyan lang po kayo mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Patuloy sa pag-eensayo at paghasa ng galing sa pagkanta si Princess Shane Martin ng Lawak, Pangasinan. Ilang kompetisyon na sa pag-awit ang kanyang nasalihan at sa bawat tagumpay, ang mga magulang daw niya ang kanyang kaagapay. Ano ang alay na awitin ni Princess para sa kanyang mga magulang? Wala
anghel na tinig ang inyong maririnig dahil this morning, mga kapuso, makakasama natin ang biretera sa kanilang barangay na si Princess Shane Martin kasama ang kanyang daddy na si Ginoong Richard Martin. Naimbag abigat, Princess and Sir Richard! Welcome po sa Mornings with GMA Regional TV! Good morning po! Yes naman po ah! Kamusta po kayo at ano pong pinagkakaabalahan nyo ngayong umaga? Shane, ikaw muna! Tumutulong po ako sa mga gawaing bahay dito din. Pagkatapos po ay nag-module po. Wow, ang sipag ha! Kayo naman po, Tatay Richard! May pasok po ako sana kaso sabi ng anak po, nag-request siya na may interview po siya kaya morted po. Ay, so sweet naman po. Ako, maraming salamat ha. Kamusta pag-aaral mo ba, Shane? Mabuti naman po. Ayan, sa tuwing free time mo, ano bang ginagawa mo? Minsan po, nag-practice po ako ng kanta ko. Then, minsan po, nagla-live rin po ako sa FB. Sumasayaw rin po ako sa TikTok. Kailan niyo po nakitaan ang galing sa pagkanta si Shane? 3 years old po siya, kumakanta kaso bulol. Tapos po, pagkatapos po ng daddy. Sigit mo po siya ng potential na marunong siya po nasa tono. Yes naman. Pero paano niyo naman po siya sinusuportahan at syempre para po mabalanse? Mabalanse po niya ang kanyang pag-aaral at kanyang pag-aakanta. All support po kami sa kanya. Kahit mahirap, hindi po ito hadlang para sumuko. Yes. Tungkol naman po sa kanyang pag-aaral, tinutulungan po namin siyang gumawa ng homework niya, by module niya. Pero pag may time po siya, ginagawa niya po ito sa gabi. Shane, bakit mo ba nakahiligan ng pagkanta? Meron ka rin daw kumbaga technique para mas lalong mahasa ang iyong boses at hindi pumalya sa mga biritan. Ano ba ito? Simula po nung napapanood ko po si ate na kumakanta nung bata ako, ginagaya-gaya ko po siya hanggang sa nakahiligan po na rin po. Sa technique ko naman po, dapat po pag kumakanta ka po, may puso, tapos dapat po alam mo po ikwento yung kinakanta. Wow naman. So si ate mo rin ay singer din katulad mo? Po. Yes naman. Napakaganda naman yan, Daddy Richard ha. Mga anak mo po ay magagaling kumanta. Papa. Ay, Shane ha, may mga nasalihan ka na bang mga singing contest at ano yung mga napanalunan mo? Opo, marami na po akong nasalihan. Minsan po, champion, first runner up, second, ganun po. Wow, napakagaling! Keep it up, Shane ha. Ano ba ang goal mo? Yes, bilang isang mga awit. Kumbaga, after 10 years, saan mo nakikita ang sarili mo? Gusto ko maging sikat na singer paglaki ko po, then doctor na rin po. Oh Shane, ano naman ang mensahe mo sa iyong mga magulang? At kung sa isang kanta, kung at sa isang kanta ito ha, maaari mo ba itong iawit sa amin? Nagpapasalamat po ako sa suporta po na binibigay nila sa akin. Kahit na po malayo po ang sinasamahan pa rin po nila ako para makasali po sa singing contest. Talagang super proud sila sa iyo, Shane. O, di ba? Dapat happy ka and be thankful, di ba? Opo. Yes. So ano naman yung kantang ibabahagi mo o yung kanta na para sa iyong mga magulang? Lipad ng pangarap po yung kakantahin. Oh, sige. Liparin mo ang hangganan ng langit sa ulap ng pag-asa iyong makakamit ang tagumpay na bunga ng iyong pagpupunyagi, pangarap ng inang bayang tinatangi. Grabe! Ang galing naman, Shane! O, di ba, Daddy Richard? Napaka-sweet din po ni Shane. And lastly po ha, anong mensahe mo sa mga aspiring singer kagaya mo, Shane? Ipagpatuloy nyo lang po ang talentong ipinagkaloob po sa
sa inyo ng Panginoon and huwag po kayang susuko, laban lang. Yes, I agree. At pagigihan ng pag-aaral ha. Maraming maraming salamat, Shane and Sir Richard. Ingat po kayo. Tiyak na napabilib kayo sa tinig at singing skills ni Princess Shane Martin at all out naman ang support ng kanyang mga magulang dahil unti-unti nitong nakakamit ang kanyang mga pangarap. At hindi man naging madali kay Roxanne Sikat ang kanyang pinagdaanan para maging isang matagumpay na nurse, nagbunga naman ang kanyang pagiging matiyaga at masipag. Nakakwentuhan naman natin sa This Talk si Kapuso Heartthrob Kim Son Tan at abangan natin ang kanyang mga projects dito sa Kapuso Network. Mga Kapuso, we will make your mornings more wonderful. It's now time for Hashtag Morning Feels. Empathy is simply listening, holding space, withholding judgment, emotionally connecting, and communicating that incredibly healing message of you're not alone. By Brené Brown. Hashtag Morning Feels! Maraming salamat mga kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay at welcome kayo lagi dito sa Mornings with GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Mga kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing! Mga kapuso, samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po si Ara Hanesh, buong puso para sa Pilipino. Ingat lagi mga kapuso! Bye!